Hi everyone, kumusta po kayo? Pa-weekend na naman tayo? Happy-happy na naman. Napakabilis ng araw, kalahating buwan na tayo ngayon ng September. Yung iba siguro sa atin, may mga Christmas decorations na sa kanya-kanyang bahay. Para at least man lang, pandagdag saya sa loob ng bahay. Sabi nga nila, ang Pilipinas ang isa sa may pinakamahabang Pasko sa buong mundo. At dahil malapit ng Pasko, huwag nyo sana akong kalimutang bigyan ng regalo sa pamamagitan ng pag-subscribe dito sa aking channel. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, at pakiclick na rin yung notification bell kasama yung all para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. Binabanatan ngayon si Tony Gonzaga dahil sa kanyang ginawang interview kay dating Senator Bongbong Marcos. May mga tao kasi na hindi nagustuhan yung gines ni Tony si BBM sa kanyang palabas, sa kanyang YouTube channel. Ayon kasi sa kanila, pinopromote daw ni Tony yung revisionism o yung pagbabago ng kasaysayan ng Pilipinas. Sabi naman ng iba, ginoglorify daw ni Tony yung isang tao na hindi naman daw karapat-dapat. May mga ilan din na nagsasabi na hindi daw kasi maganda yung timing ng interview ni Tony kay BBM dahil parang pamumulitika na daw ito dahil malapit na nga ang eleksyon. Sinasabi din ng ibang tao na hindi rin daw maganda yung timing ng interview dahil malapit na kasing gunitain yung araw ng martial law ngayong September 21, na kung saan ayon nga sa kanila na isa ito sa pinakamalagim na kasaysayan ng ating bansa. Ang opinion naman ng iba, parang hindi daw kasi nirespeto ni Tony yung mga naging biktima ng pang-aabuso during the martial law days. Ilan ito sa mga dahilan ng mga taong hindi nagustuhan yung interview ni Tony kay BBM. Pero marami rin namang mga tao ang pinagtanggol si Tony Gonzaga, at isa na dito si Arnel Ignacio. Kaya panoorin natin yung interview kay Arnel Ignacio kung ano ang masasabi niya tungkol sa issue na ito. Question lang dito sa, kasi kayo ay vlogger din na nagpa-follow ako sa inyo. Ano ang masasabi niyo dito? Parang galit ho yung iba sa blinag niya, in-interview niya Tony Gonzaga, si BBM. Bakit sir, wala bang karapatan ng mga vlogger mamili kung sino ang kanyang i-interviewin, kung sino ang kanyang i-feature, Sir Arnel? Ako, alam mo, brother, ito naman kasing mga galit kay BBM o itong mga diliwan at itong lahat ng kontra kay PRRD. Ang gusto kasi nila, pag galit sila, galit din tayo. Nang wala namang binibigay na rason. Diba, kunyari, meron silang karanasan na hindi maganda noon. Eh gusto nila, ganun din tayo. Eh, kagaya ko, buhay ako nung panahon ng martial law. Buhay ako niyan eh. Eh wala akong makitang na ikinikwento nila. So paano yun? Gusto nila, galit din ako. Ngayon kay Tony, in-interview niya. Oh, gusto nila sila pa rin masunod. May hindi nga sila kilala ni Tony Gonzaga eh. Bakit sila susundin ni Tony? Parang mga spoiled brats yung mga yan eh, na parang sila ay hari. Gusto nila, basta gusto nila, lahat ay sumunod. Hindi mo naman alam bakit ka susunod sa kanila. Kasi parang ang sinasabi, Sir Arnel, parang binabago raw yung imahe ng dating President Ferdinand Marcos ng kanyang anak. So parang dapat daw, hindi na pinapakialaman yon dahil mindset na raw ng tao yon. Eh di ho ba ang tanong lang dyan, anak yun eh, mas kilala niya yung tatay niya. So may karapatan din siya na sabihin na, ito yung aking ama. Di po ba, Sir Alan, would you agree to that? Oo, of course. He is the son of Ferdinand Marcos. Anong expectin nila? Siraan lalo nung anak yung kanyang ama? Eh wala siyang maikwentong pangit sa ama niya. In fact, for the first time, ito nga, nag-comment ako na naiyak ako nung narinig ko si, ano, si BBM na nagsasalita. Kasi never natin sila narinig, napanood, na nagsalita ng pangit kahit kailan, kahit sa kanilang pinaka-harshest na critics. Tapos ito, na magkikwento siya tungkol sa ama niya, lalo na nung bago namatay at tinignan siya. Bakit ka magagalit sa kanya? Hindi ba, nagkikwento yung anak, yung mga, ano, yung mga, lalo na itong mga atinista na naglagay pa ng, ano, open letter kay Tony. Ang pakiramdam nila, para silang above everyone. Meron silang superiority complex, parang, ang sarap pagsasampalin. Easy, sir, easy. Baka makakasuhan naman tayo. Magka-problema tayo. But anyway, ano mensahe mo, sir, sa mga ganito? Yung mga nakikinig sa atin ngayon, yung mga, well, nasa neutral lang na hindi maka-BBM, anti-martial law, etc., etc. Anong message yung sa kala, being a vlogger, sir? Kung tayo genuinely naghahanap ng katotohanan, ang bawat isang punto, bawat isang side,
pakikinggan natin. Uh-huh. Eh kung wala namang kinapakita sa atin na matibay na ebidensya na makukumbinsi ka at ang ginagamit lamang, ipilitin kang maniwala dahil yun ang paniniwala nila, there must be something very wrong. Uh-huh. So sa lahat ng mga ating mga nakikinig, buksan natin yung isip natin sa lahat ng mga naghahain ng impormasyon at bago tayo mag-react, suriin nating mabuti. Uh-huh. Hindi yung dahil lang sa emotional tayo, yung emosyon natin na magdi-dictate kung ito ay totoo o hindi. Sa ako, buhay ako nung panahon ng tinutukoy nila, wala akong nakita. I'm not saying what they're saying is not true, but then, please, do not force me to believe what you believe in. Aha. Simply because yun ang paniniwala nyo. So sa lahat sa atin, mas maging matalino tayo sa pagsusuri ng mga inihahain sa atin. Kung katulad yan, merong naihain, panoorin natin. Aha. At doon tayo magdesisyon base sa ating pagsusuri, hindi sa dinidikta sa atin. Personally, para sa akin, hindi ko pag-uusapan sa video na ito ang tungkol sa pamilyang Marcos. Katulad kasi ni Tony, isa rin akong YouTuber. At bilang isang tao na may channel na pinapanood ng mga subscribers ko, I see to it na hanggat kaya ko, dapat patas ako sa mga reactions ko. Minsan talagang mahirap itong gawin. But the important thing is, ginagawa ko ang lahat na makakaya ko para wala akong ma-offend. Kaya naiintindihan ko si Tony. Bilang host ng kanyang sariling YouTube channel, may karapatan siya kung sino ang i-guest niya sa kanyang palabas. At walang pwedeng magdikta sa kanya nito. Kumbaga, kung ayaw niyo yung guest niya, edi huwag niyong panoorin. O di kaya gumawa kayo ng sariling channel ninyo na kung saan i-guest niyo dun lahat yung mga gusto niyo. Ganun lang yun. On the other hand, nakatulong din ito sa channel ni Tony Gonzaga, yung tungkol dito sa issue na ito. Dahil in just 4 days, umabot na sa 3.4 million views yung interview niya kay BBM. Ngayon, kung totoo man or hindi totoo yung sinasabi nilang mga martial law abuses nung panahon ni dating Pangulong Marcos, hindi naman yun ang topic ng interview ni Tony. At lalong-lalo na hindi isang historian si Tony. At mas lalo namang hindi bastos si Tony. Yung tipong igigest niya yung isang tao tapos papahiyain niya sa mga viewers niya. Kaya I did not see anything wrong dun sa vlog ni Tony. Kasi unang-una nga, wala tayong karapatan na i-demand kay Tony kung ano ang i-feature niya o hindi sa kanyang palabas. Kung maalala din natin, na-interview din ni Tony Gonzaga sa kanyang palabas si VP Lenny Robredo at si Chel Jocno na mga identified na mga anti-martial law personalities. Pero wala naman tayong narinig na mga ganitong issue. Ang point ko dito, kay masama o mabuti ang isang tao, wala naman tayong batas na nagsasabi na bawal silang ma-interview sa kahit na anong platform. Dahil sabi nga nila, each man has his own story to tell. Yung interview din kasi ni Tony kay BBM, ang tingin ko doon, ay more on the personal life of BBM bilang anak ng dating Pangulo na si Ferdinand Marcos. It was not about the accomplishments of his father. At hindi rin ito tungkol dun sa mga sinasabi nila na ginawang pang-aabuso noong martial law days. Kasi itong mga ganitong topic o mga ganitong accusations, may ibang venue ito at hindi ito sa Tony Talks program ni Tony Gonzaga. At katulad ni Tony, ganun din ako. Ang mga pinifeature namin sa mga YouTube channels namin does not mean na pro or anti kami sa subject namin. It's more on giving information sa mga viewers namin. At may mga sariling pag-iisip yung mga viewers namin. Kaya hindi namin hawak kung papaniwalaan ba nila kami or hindi. Kumbaga, sinishare lang din namin yung mga personal opinions namin sa mga viewers namin. Nakatulad din ng mga viewers namin, may sarili-sarili silang karapatan sa mga pananaw nila. And they might agree or disagree sa mga opinions namin. And that is a fact. So kung hindi mo gusto yung pinapanood mo, edi huwag mong panoorin. Ngayon, kung marami kang opinion na gusto mo ring i-share o malaman ng ibang tao, edi gumawa ka ng sarili mong YouTube channel. Hindi kasi pwede na kung ano lang yung gusto nating marinig o mapanood, ay yun ang masusunod. Dahil hindi naman lahat ng pinaniniwalaan natin ay yun na ang tama. This is a free country. At yun ang huwag nating kalimutan. Kaya I personally support Tony dito sa issue na ito. She's done nothing wrong para sa akin. Kumbaga, trabaho lang, walang personalan. So that's it for now mga kaibigan. Let's all spread good vibes. At dapat lagi tayong happy-happy lang. Thanks for watching again. Stay safe everyone and God bless.